Hello guys, exercise natin yung kamay natin. Papadyakin natin yung kamay, ayan o. Bagong assemble naman, bagong naman. Bagong diskarte sa pag-therapy ng kamay. Ayan o. Inali ko dito yung kamay ko kasi ngayon na pa, hindi pa makakabuka eh. Ayan o. May supporter sa kamay. Ganyan din yung dala. Teka lang po. Ayusin natin. Para po yung ugat may hilo. Kanina padyak-padyak ginawa ko saka naglakad-lakad, kumbaga parang ano na to, ribansin na lang ko ganito. Kailangan natin bugbugin ang ating katawan, huwag tayong patamad-tamad, sipag-sipag tayo. Dahil inuna natin yung kasarapan ng buhay, ngayon paghirapan natin bago tayo makarecover. Inubos natin yung kasarapan ng buhay eh. Ito na nangyari sa atin, patamad-tamad tayo nung araw, ngayon sipagan naman natin. Tapos ayusin na natin yung buhay natin kung nakarecover. Dahil nakakadala tong ganitong sitwasyon. Huwag na natin ulitin. Kamay naman natin ang ipapadyak. Dati biking habit ko, biker din po ako dati, lalayo din ang binabike ko. Ngayon dito na lang tayo sa dito matakbong bike. Dito na lang kalaro-laro lang. Habang nagtiterapy ng mga pelikula sa YouTube para malibang-libang. Ganun lang naman ang gagawin natin. Habang titirapin ng ganito, sunod ng YouTube, relax-relax ang isip. Adjust natin para okay pabingin. Kailangan natin magsipag kasi naghihintay sa ating pamilya eh. Naghihintay din na makarecover. Kaya copy natin makarecover para makapagtrabaho na. Hataw lang ng hataw. Hataw, hataw. Papadyak.
i-order ko po tayo sa ano, Lazada. Kasi nung panahon ng COVID, hindi tayo makalabas-labas. Kaya ito, nagpabili ako ng ganito. Pagka hindi ako makalakad sa labas, ito na lang ginagawa ko. Papadyak-padyak. Tsaka nung lumakas na yung aking kamay, ito nang gagawin ko. Tapos yung ito po, oh, yung tali, up and down, push button, yung ginagawa ko na lang. Kaya, tuloy-tuloy lang ako. Tuloy-tuloy sa pag-exercise. Nagtitira pa din ako. Makita ko sa mga madalas, sandali lang. Bumili pa ako ng therapy, ayan po. Ayan po siya. Bago ako mag kwan, pakapaligo ko sa umaga, mga bandang alas 4. Titirapin na ako ng ganyan, 15 minutes lang. Tapos sabayan ko na ng walking. Tapos padyak-padyak ng ganito. Yung up and down push button, ang ginagawa ko na lang. Araw-araw kong tinitherapy yung katawan ko. Halos wala din akong pahinga. Pero nung panahon ng pandemic, dun sa Bicol ako dati, laging maulan. Tapos, maulan, wala naman akong perang pambili ng mga pan-therapy ng ganito. Wala. Higa-higa lang ang nagagawa ko. Patay yung isip ko noon. Kaya wala akong magagawang kung anong dapat na ano eh. Patay-patay ang isip ko eh. Buti na lang medyo maganda-ganda yung pakiramdam ko ngayon. Kaya binubuhay ko yung memorya ko. Kailangan magsipag tayo eh, kasi may naghihintay na pamilya sa akin eh. Niwalayan na nga ako ng asawa ko eh, dahil nangyari to sa akin. Ang akala niya siguro, hindi ako makaka-recover. Pero, bahala na. Positive lang tayo. Makaka-recover din ako. Naghihintay yung dalawa kong anak, susuportan ko. Nandun sa lola nila, naghihintay yun sa akin. Kailangan kong magsikap para makarecover pa ako. Mataas din ang pangarap kong mapag-aral ko yung mga anak ko. Nabigyan ko ng magandang kinabukasan ang mga anak ko dati. Yun ang pangarap ko. Ganda ng trabaho ko dati, barber shop, barbero. Nagkaroon akong barbershop. Nung pagkatapos ko na ng barbershop, upirit ako ng mga ilang buwan. Ilang buwan, mga... Ay, isang taon pala na ako. Isang taon na pala ako nag-upirit noon. Buti na lang, mayroon akong ipon. Kung wala akong ipon, siguro nasa lupa na rin ako nakatira. Nung panahon ng pandemic na bawal na talagang lumabas-labas, di na ako nakakapag
nakapag-bike. Hindi na ako nakakapag-papawis. Dahil biker din ako dati. Biker. Natigil mula nung naghigpit. Hindi makalabas-labas. Natigil ng mga 2 buwan. Ang akala ko, malakas na yung ano ko, katawang ko. Walang sakit na iniisip. Nung nag-isip ako, mag-bike ako, long ride, dinali ko. Yun pala ay, ano na, high blood na pala to, mga ka-stroke. Tapos duty ako, half day pagdating ko, duty ako ng barbero sa shop ko. Hapon. Eh, nakadami din ng customer, siguro nasa 40 ulo. Biro mo pa yon. Buti na lang, meron akong ipon. Pagdating ko, pag-uwi ko sa bahay namin, nag-bike ako, walang tigil, paspas ako. Pagdating ko sa bahay, eh, may problema sa bahay. Pagdating ko, walang sinaing. Hanip na yan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating ko, walang sinaing. Uminit yung dugo ko. Pinagtatapong ko yung kaldero. Doon na nangyari. Tainit ng ulo ko noon. Na-stop ako. Bike-bike pa kasi ako eh. Yun pala, high blood na ako. Mali ko doon, hindi ako nagpa-bipave muna bago nag-bike. Kaya, bawal pala yung ganon. High blood na pala ako. Nag-bike-bike pa ako. Bawal pala yung ganon na high blood ka na tapos magpapagod ka pa. Tapos, pagdating, galing kang trabaho, pagdating mo, walang sinaing. Buisit. Nabuisit yung araw ko. Nung nag-relax, relax ako sa upuan. Sa barber chair. Kinuha ko yung sigarilyo ko na vape. Yung malakas ang usok, sigarilyo ko. Hanep. Sarap ng buhay. Satisfy. Kala mo Robin Padilla magsigarilyo. Visit. Maya-maya, nandilim yung paningin ko. Nalaglag ako sa upuan. Ayun pala, doon ang nagsimula ng naloko. Problema. Buti na lang, nandun yung anak ko. Naagapan niya ako. Sigaw yung anak ko. Tulong yung tatay ko. Nahulog sa upuan. Salamat din ako, may anak ako eh. Tinulungan ako. Di nagsitakbuhan yung mga kapitbahay, mga tropa ko. Tinulungan ako, dinala ko sa ospital. Di pa sana ako magpapadala sa ospital kasi baka kasuhan ako ng COVID eh. Doon ako madido. Ayaw ko pa sanang magpadala eh. Kaya tinakot na ako ng tatay ng asawa ko. Sige, dito ka mamamatay. Eh di sige, di dalin nyo na ako.
Buti na lang, ang dami kong tropa na tumulong sa akin. Tsaka may kunting ipon ako. Yung kaso ng pagka-stroke ko, dumugo yung utak ko. Siguro may bumigay na ugat sa ulo ko. Dito banda oh. Sa kanan. Kaya dito yung diferensya ko sa kaliwa. Yun. Eh buti yung wallet ko punong-puno ng pera. Siguro nasa 10,000. Sabi ng doktor, kung hindi daw tumigil yung pagdudugo ng ulo ko, lalagyan daw ng tubo ako. Eh sabi ko, huwag nyo naman po akong lalagyan ng tubo. Kahit anong mangyari ka ako, huwag nyo akong lalagyan ng tubo sa kung saan-saan dyan. Bahala na ka ako. Ang ano yun na lang, kung paano yan maagapan yung pagdudugo. Resitahan nyo na lang po ako kung anong maganda ka akong resita dyan. Di yun, resitahan ako. Salamat ako, mayroon akong ipon. Kung hindi, ay siya. Kapira na sana ako sa lupa. At saka yung mga tropa kong mga customer mo na mga sundalo nakapagupit sa akin, mga kabrad ko, mga prestilyon, di rin ako pinabayaan, tulong sila para may panggastos-gastos ako sa pang araw-araw. Saka tinulungan akong kalabas ng ano, lumapit ako sa Malasakit Center, yun ang nakatulong sa akin. Yun ang tulong sa akin. Kaya grabing pasalamat ko sa kanila. Mga trupa ko na nagtulong sa akin. Maraming salamat. At sana po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Para po maka ipon na rin po ako ng subscriber, maka makuha natin yung sana makapasa tayo sa kay YouTube. Tapos na yun ang kwento ko. Di nahalata ako, yung asawa ko parang di na ako iniintindi doon sa lugar ng asawa ko. Di sabi ko, uwi muna ako sa amin sa lugar ko. Yun na, nagsimula kamali yung diskarte ko. Nung umuwi na ako, doon ako sa magulang ko. Ganun din, di rin ako pinapansin. Dahil sa kahirap ng kalagayan ko. Natagpo pa na maulan. Di ako makalabas-labas ng bahay. At buti na lang, di na masyadong magfit yung COVID noon. Hinatid ako ng mga tropa ko, ng mga sundalo, mga kabrad, kaskilyon. Eh, wala namang sumita sa amin na kaya naka-uwi ako doon sa amin. Lugar namin. Karating din ako sa amin tatay ko. Kaso nga lang, di man ako iniintindi. Buti na lang tinawagan ako ng tiyuhin ko dito sa Laguna na ako.
pinapunta ko dito sa Laguna. Dito daw ako magpaparecover. Bala ko sana, magtulong-tulong ako sa kanya. Mag-brewer sa printing press. Ayaw man ako patulungin. Gusto daw, parecover lang ako. Ayos na yun. Kaya ito, sisikapin kong makarecover. Sikapin kong makarecover kasi may naghihintay sa akin pamilya. May naghihintay sa akin dalawa kong anak. Naghihintay sa akin, kailangan kong makarecover. Naibinta ko nga yung dalawa kong upuan para po mayroon akong pambiling gamot, maintenance. Tapos yung isa, isinali ko sa pang-business. Business ako. Sumali ako sa front row. At baka sa front row ay matupad yung aking pangarap. Yung dati kong pangarap na naudlot, iba ka mabuhay pa po. Pero malaki ang pag-asa ko. Makarecover pa kasi bata pa naman eh. 36 years old pa lang ako. 36. Grabe pang nangyayari na sa akin. Kaya sikatin kong makarecover. Kaya sa mga may mga lahi dyan na may high blood, huwag kayong pataman-taman, payo lang po. Exercise din. Tsaka huwag kayong magpagod kung high blood na kayo. Magpabipin lagi kayo. Huwag yung gayahin yung style ko kasi nagbike ako, high blood na pala ko, ibawal pala yun. Anong nangyari sa akin? Atake. Inatake ako ng stroke. Yung pagsisisi talaga ay nasa huli. Kaya habang kayo hindi pa nakadanas ng ganito sa akin, lagaan nyo ng sarili nyo at nang hindi kayo magaya sa tulad ng itong sitwasyon ko. Grabe itong naranasan kong ano eh. Kahit sino, talagang pahihirapan ka talaga. Kaya ito tayo, tuloy-tuloy lang. Hanggang dito na lang po. See you po, bukas naman po. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching, mga Lodi.